Nakakainis naman tong Garmin na to. Pinadalahan tayo ng Garmin Edge 830. Ano ba naman yan? Nice. Yun, buksan natin mga kapot-pot. Kung napanood nyo nung nakaraan, nag-vlog tayo, pumunta tayo dun sa Garmin para ipa-check yung ating lumang Garmin Edge 830. Yun, dahil after 1 year, nag-malfunction siya. So, pumunta tayo ron para ipa-check at malaman kung anong dahilan. And unfortunately, sabi ng staff nila dun sa Garmin, hindi na raw mare-repair yun. And fortunately naman, napanood ng taga Garmin, si Miss Dot. Shoutout sa'yo, Miss Dot ng Garmin Philippines. Napanood niya yung vlog natin. At ayun, eto na nga, pinadalan tayo ng replacement ng ating Garmin Edge 830. So eto na yun, yung kapalit ng ating Garmin Edge 830. Ang sekreto dyan mga kapot-pot, kung gusto nyo mapalitan yung Garmin device nyo, unang-una pa lang dapat bibili kayo ng Garmin ninyo dun sa mga official channel ng Garmin. Yan yung mga nakikita natin sa mall, na Garmin store mismo, kasi merong mga nagbebenta ng Garmin sa Shopee o kaya naman sa marketplace. Pagka doon kayo bumili, hindi nila mabibigay yung 2-year warranty. Pero pagka sa official channel kayo ng Garmin Philippines bumili, yan, meron kayong 2-year warranty. At yun ang sikreto mga kapot-pot. Kaya ngayon, pasalamatan muna natin ng Spider Philippines para dito sa ating Spider Shred na helmet. Ang ganda-ganda dyan. Ginamit namin nung nakaraan sa event namin sa PhilInvest with Spider Philippines. Okay, balik tayo dito sa ating Garmin Edge 830. Buksan na natin! Yan! Fresh na fresh. Fresh na fresh na fresh. You know? Yan ang ating Garmin Edge 830. Yung mga features na ito mga kapot-pot, nabanggit ko to dun sa vlog nung nagpunta ako sa service center ng Garmin Philippines. Pero iba-vlog pa natin ulit ito kasi nung nagpunta ako sa service center ng Garmin Philippines, hindi ko na ipakita ng maayos yung mga features niya kasi nagmamalfunction na yung isang unit eh. Pero ito ngayon, after itong vlog na to, gagawa pa tayo ng isa na ipapakita natin in action itong Garmin Edge 830. Ako, napakaraming features na ito mga kapot-pot. Dun sa mga nakapanood ng video ko tungkol dun sa pagpunta ko sa service center ng Garmin Philippines, yung hindi gumagana yung Garmin Edge ko, so huwag kayong masyadong panghinaan dahil nangyayari naman yan kahit saang brand. Kahit sa GoPro, kahit sa Mavic Mini, and in this case, dito nga sa Garmin. Pero ang importante dyan, yung merong warranty. At gaya nga na sinabi ko kanina, para meron kayong 2-year warranty, siguraduhin natin doon tayo bibili sa official channels nila. Kagaya itong naunang device, ang OR nito nakapangalan sa Namco, which is the same as dun sa service center na pinuntahan natin. So, balik tayo dito sa ating bagong-bagong Garmin Edge 830. Maraming salamat talaga. Miss Dot of Garmin Philippines and of course, Garmin Philippines. Maraming salamat sa asong tumahol. Yun, tumahol ulit. Maraming salamat para dito sa ating bagong-bagong Garmin Edge 830. Sobrang happy ko sa asong tumatahol. Sobrang happy ko dito sa unit na to. So, ito yung mismong unit. Tanggalin na natin yung kanyang plastic cover. Yan. Yun! Sarap pakinggan! Yan, may charge pa siyang 56%. So, hindi mo natin siya kailangan charge. Setup na natin pala. English! Phone setup. Download and open Garmin Connect. Mobile app. Share your phone. Yan. So, continue na natin. Actually, meron na tayong Garmin Connect dito sa phone. Siyempre, dahil yung lumang unit natin dati nakakabit na sa phone natin. Yun, tapos pair natin yung Garmin natin. Pagbukas mo ng phone mo, ay pagbukas mo ng unit mo, automatic matidetect yan ng device mo. Punta ka lang sa Bluetooth, tapos magpapakita yan ng ganun. No? Tapos yan, magkakaroon ng Bluetooth pairing request. So, pair lang natin. Hop, nakat nga pala kanina. Papakita natin kung ano-ano yung mga kasama dito sa package ng Garmin. So, sa loob ng box, ang mga kasama niya ay... Ito, merong kasamang barfly. Ah, may kasamang barfly. Tapos, meron din siyang kasamang... Siyempre, yung... Ito, yung pinaka-mount niya. Ito, yung sa mount... pang-mount niya, sa handlebar. So, kung itong barfly, kakabit... natin. Itong barfly, ito kakabit mo ito din sa handlebar mo. So, halimbawa, ito yung handlebar, pasok mo ganyan.
Tapos ito yung garment natin. Yan. Nakaganyan siya. So ang kagandahan dito, yung stem mo tsaka yung handlebar mo free siya. May laro ka pang pwede mga ilagay ng mga abubot kung ano-ano man. Ngayon naman, kung ayaw mo naman gumamit ng barfly, meron ka naman netong mount na to. Ayan, ito naman, kakabit mo siya sa stem. Ito, ikakabit mo siya sa stem. Tapos, nakagoma siya ganun. Dito. Tapos, nakagoma siya sa ilalim. Ito, ikakabit mo yung goma na ganyan. Ayan, tapos ito naman, ayan, pwede mo siya ikabit sa stem. Tapos naka ganun. So pwede rin, minsan ginagawa ko sa top tip yung nakakabit eh. Or minsan naman, pwede rin sa handlebar din mismo. Tapos ang kasama pa niya ay, ito, syempre yung charger niya. Ayan, charger. Tapos yung ato. Tapos warranty card. Ayan, again mga kapot-pot, para siguradong may 2-year warranty yung Garmin device, make sure na bibili tayo sa Garmin official channels. Tapos may kasama ring sticker. Beat yesterday Garmin, yan. Tapos user manual. Ayun, ito pala yung sinasabi ko. Ayun, yung barfly, pwede mo ikabit dun. Tapos, yung isa naman dito, rubber disc pala tawag dito. Ito, rubber disc pala tawag. Ayan, pinapakita naman pala sa manual. Mga kapot-pot, ayun o. Ayan, yung rubber disc, pwede mo ikabit. Ito, mukhang nakakabit sa, ano eh, sa handlebar. Pero pwede rin sa stem. Ah, stem pala yan. Stem. Tapos, yung barfly out front mount pala tawag nila dun sa barfly. Ayan no, tingnan nyo kapag naka out front mount or naka barfly ka, andun free yung stem mo, pwede palagyan ng iba. Although caution lang mga kapot-pot, eto dalawang beses na ako nakagamit ng barfly eh. Ayan, medyo ingat-ingat tayo rito lalo pag nasemplang, may tendency na mag-loosen itong screw dito. Tapos mababali siya, hindi mo na magagamit. So, ingat din dyan. Tapos, ano pa bang nasa, ano, manual? Ayun, yun na mga kapot-pot. Tapos, eto, ayan, yung saksakan nito pag i-charge dito sa ilalim. So, yun lang naman dalawang pinaka-importante yung button para sa atin dito. Itong start-stop, tapos yung power button. Ay, isa pang maganda rito mga kapot-pot, maganda yung sensitivity ng touchscreen na ito. Ayan no. Tapos, ito rin, kapag meron ka na itong Garmin, ito particularly itong Garmin H830. Pagka naggabi na, medyo matakaw sa battery ang backlight na ito. So pwede ka pumunta dito, battery save mode, tapos i-enable mo yan. Pag naka-enable yan, every 3 seconds or so mamamatay yung screen niya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hala, ba't ganun? Tayin natin. Naka battery saving na ba ako? No? Pahiya pa ako ah. Settings. Battery save mode. Naka-enable naman siya. Ah, hindi pala naka-battery. Hindi natin makikita naka-battery save mode kasi hindi naman naka-on yung kanyang backlight. Dahil maliwanag pa eh. Pero kapag kasi gabi, may backlight yan. Papakita rin natin sa ride natin na mag-auto-on yung backlight niya. Yan, ito mga kapot-pot. So, yan yung mabilis lang na unboxing natin itong garment. Yun, abangan nyo mga kapot-pot. I-test ride natin to at ipapakita natin yung iba pang mga very useful features para sa atin na ginagamit natin dito sa ating Garmin H830. So again, maraming salamat Miss Dot of Garmin Philippines at maraming salamat sa replacement unit na pinagalan nyo. Happy ako sa Garmin. So,
Good. At salamat din syempre Spider Philippines para sa Spider Shred natin. Yan. So maraming salamat mga kapotpot. Huwag nyo makakalimutan matandang kasabihan. Kasabihan ng mga Kastila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertihin. Ay, hindi mag-skip ng ads. Mas lalong suswertihin. Woohoo! Hanggang sa muli. Salamat.